So ngayon, nakikita nyo naman sa background natin, dala-dala natin yung Ford Ranger Wild Track na 2.0 by Turbo 4x4. So ngayon, i-review natin siya. So pasensya na, hindi pa ako magaling sa pag-review. Ang sasabihin ko na lang po yung mga nalalaman ko sa sasakyan na to. Okay? So, let's start. Okay? Ang masasabi ko lang sa sasakyan na to ay napakaganda talaga. Kasi yung mga specs niya, sobrang dami, yung performance. At gusto ko lang munang magpasalamat sa Ford Philippines kasi pinagamit nila sa atin itong kanilang sasakyan. Okay, para syempre ma-experience natin. Napakalaking privilege yun na pinagamit sa atin, pinagkatiwalaan tayo na gamitin yung kanilang sasakyan. Okay, so meron na siyang LED na headlight, LED na rin yung kanyang high beam. Tapos meron din siyang LED na daytime running light. Okay. So, sa fog lamp naman, LED na rin yung fog lamp niya. Tapos, meron siyang 6 na sensors dito sa harapan. So, 3 dito, 3, tapos 3 din dito sa kabila. Okay? Ang nagustuhan ko dito sa panlabas niya is yung design ng headlight. Maganda talaga siya. Paggabi, napakaputi. Puting-puti talaga yung headlight niya. So, kung ikaw yung taong malabo yung paningin mo sa gabi, ito, the best tong Ford Ranger na to. Tapos yung fog light, malakas din. Pagdating naman sa makina, check natin yung makina. Open lang natin. So guys, dito naman po tayo sa ating makina. Okay, so ito yung pinaka-importante sa mga sasakyan kasi yung performance, yun yung kailangan natin. So ang makina na to ay 2.0 liter lang, by turbo siya. Yung transmission natin is 4x4. Ang max power nito ay 213 hour at 750 RPM. At meron naman po itong 500 Nm of torque at 1,750 to 2,000 RPM. So ganun siya kalakas guys, yung hatak niya. 1 week ko naman siyang ginagamit talaga. So nakikita ko talaga yung performance niya, no? Grabe yung performance nito. 2.0 liter lang siya. Pero kung iisipin natin, no? Kung ikumpara natin sa ibang mga sasakyan na 2.4, 2.8 displacement na makina, ito 2.0 lang. Pero akala natin napakaliit lang, pero yung power output niya is napakalaki talaga. So share ko lang sa inyo guys yung ano, nung time na ginamit ko to, binuksan ko to nung nakaraan, hindi ko mahanap kung saan nakalagay yung radiator cap. Gusto ko kasi sanang tingnan kung tama pa ba yung level ng coolant niya or yung ano. Kaso hanggang ngayon hindi ko talaga makita kung nasaan yung radiator cap niya. Hindi ko alam kung binubuksan ba dito. Yan, so hindi ko talaga nakikita. Ang masasabi ko lang sa performance nitong sasakyan na to, grabe talaga, malakas. Tapos alam niyo yung rumble ng makina nito, pag tinapakan mo siya 2500 pataas na RPM, alam niyo yung rumble ng makina niya ay parang rumble ng stock boxer engine ng Subaru. Iba yung rumble niya, hindi katulad sa, siyempre sa Fortuner ko, iba yung tunog nito pag hinahataw mo siya. Rumarumble talaga yung makina, parang tunog talaga siya ng Subaru. So pagdating naman sa fuel consumption nito, kasi sinubo ko na to sa long drive, dinala ko na ito ng Victoria, Laguna. So ang fuel consumption na nakikita ko dito is naglalaro lang siya sa 8 to 11 kilometer per liter. So yun yung napansin ko sa kanya, kasi hinataw-hataw ko rin kasi, so hindi ko alam kung ano yung consumption niya pag normal driving lang. Kasi ako kasi talaga chine ko yung performance niya, tinatry ko talaga siyang ihataw. Pero ito lang masasabi ko, approve na approve talaga sa akin yung kanyang performance. 2.0 liter lang by turbo, napakalakas niya. Siyempre nasanay ako sa Fortuner ko, diba? Nasanay ako sa Fortuner ko na ano lang, yung Fortuner ko is 147 horsepower lang. Kasi kumpara natin dito na makapag-drive ako ng ganito kalakas na makina, kumbaga parang ginaganahan ako mag-drive lagi nito eh. Ang ganda talagang i-drive nito. Yung performance, kahit automatic, hindi ka mabibitin sa pag-overtake. Kung tatapakan mo siya, ibibigay talaga sa'yo. So dito naman po sa ating gulong, meron po tayong 18-inch alloy mags. Yan. Tapos naka-bridge to na rin yung kanyang gulong na HT. Ang size nito ay 265-60-18. Okay? Matiba yung Bridgestone na yan kasi subok na namin yung Bridgestone na yan dun sa Sias. So yung Sias, umaabot siya ng 3 years mahigit kahit sabak siya sa biyahe. Napakatibay, ang tagal niyang mapudpod. Okay? Yung ground clearance naman po natin, 232 mm. Meron naman po itong 800 mm para naman sa level naman ng tubig na kaya niyang tawirin. Okay, kasi since 4x4 po ito, yung iba talaga tinatawid nila sa mga ilog. Yan, so at least 800 mm yung lalim ng tubig kaya niyang tawirin yun. So yung side mirror natin, automatic naman yung side mirror natin, naka-automatic folding din siya. Yan, so dito naman, ka-hood damper na rin yung kanyang hood. So hindi na tayo mabibigatan kapag inaangat natin yung mabigat na hood sa mga malalaking sasakyan. Kasi sa mga SUV talaga, mga pick-up,
ang bigat talaga ng hood. So ito, meron na siyang hood damper. Yan. So perfect. So sisimulan na po natin doon sa loob. Ito po yung susi na Ford Ranger Wildtrap. Yan, Ford. So ang kagandahan dito ay keyless entry na siya. Okay? Kahit hindi mo pipindutin yung unlock, yan, kahit hindi mo pipindutin yung unlock, itatap mo lang yung ano mo dito. Automatic na siya mag-unlock. Okay? So ganun siya ka-high-tech. Yan, papaanda rin na muna natin, no? Lagay lang natin yung susi. So dito, ito ay push start button na rin. So pag tinapakan mo yung brake, iilaw ng kulay green dito, yan. Yan, start. Perfect. So simulan na po natin dito sa loob, yung steering wheel natin naka-leather wrap na rin siya. Ganda yung material niya kasi hindi siya madulas. Ito yung mga controls natin para dun sa mga settings niya. Yan, pagpindutin natin yung left, yan, lalabas yung mga yung fuel economy. Dahil makikita natin yung fuel economy natin dyan. Yan, so 8.7 km per liter yung lumabas. Yan, tapos yung RPM niya guys is digital na rin. Digital yung RPM niya, yung speedometer natin. Yung dito naman, sa kabila, yun yung mga controls natin sa head unit natin. Automatic fold ng ating side mirror, nandito. You know. Isang tap lang. Adjustan natin ng salamin. Nandito lang din sa gilid. Lagay natin sa left, pwede nating ma-adjust yung ating salamin. Side mirror, okay? Tapos yung lock-unlock niya, nandito siya sa gilid. So ang kagandahan pa dito guys, may ilaw to dito sa ilalim. May ilaw siya eh. So hindi natin makikita ngayon kasi tawag nito, maliwanag. Pero ang ganda, may ilaw to dito. Automatic na rin yung pagbaba ng salamin dito sa driver's side. Yan, baba, baba at taas, automatic siya. Yung mga headlight, ito yung nakakatuwa dito kasi nung first day na ginamit ko tong sasakyan na to, hindi ko alam kung nasaan yung pindutan para sa headlight. Ang tagal ko talagang nakapa kasi yun nga, napakaraming mga buttons dito sa loob, 'di ba? Punong-puno, yan oh, sobrang dami yan, dito puno rin. 'Di ba kadalasan naman sa mga sasakyan is nandito yung pihitan para sa headlight, 'di ba? So ganun ako nang ganun, wala namang mapipihit dito sa ano, parang signal at ano lang, 'di ba? Yan, tapos yung itong button na to, ito yung sa lane departure niya, yan lalabas yan pag pinindot natin. Yan. So malaking tulong din tong lane departure na to na features nitong Ranger Wildtrak na to kasi yun nga, ito nag-activate siya. So kapag nasa highway ka, pag napakabig ka sa lane, yung white lanes na pinagpwestuhan natin sa highway, pag kumain kang konti sa kaliwa, yan, manginginig yung manibela niya. Kumbaga, ina-alert ka niya na wala ka na sa tamang linya. Pero pag sinignal mo siya, nag-signal ka ng ganon, mawawala yung kabila, tapos hindi siya manginginig. Ganon siya katalino. Okay? So ano pa bang next natin? Meron lang akong hindi nagustuhan dito guys sa mga pintuan kasi lahat naman ng sasakyan merong pros and cons. So ang mga nakikita kong hindi ko nagustuhan dito is yung tulad nito, yung pintuan natin, yung pintuan is mabigat talaga siya. Mabigat siya. So kailangan mo siyang alalayan. Halimbawa may naka-park diyan, kailangan mo siyang alalayan kasi mabigat. Kaya pag ganun mo, bumabagsak siyang ganyan, no. Bumabagsak talaga siya. So lalo na kung nakaparada ka, may katabi ka. So pagbukas mo, dumidiretso talaga siyang ganyan. So medyo mabigat siya. So wala namang problema doon. Yun lang naman. Tapos yan, ilalock natin. Ang isa pa sa hindi ko nagustuhan dito is kahit nakalock siya. Yan, kahit nakalock. Kahit nakalock siya. Yan, nakalock siya. Makikita mo yung ilaw na nakalock. Nabubuksan mo pa rin siya dito sa loob. Okay? So nabubuksan siya dito sa loob. Papakita ko sa inyo ha. Yan, oh. So yan, nakalock po tayo, no? So ibig sabihin, dito safe na tayo. Safe na tayo sa labas. Kasi yun, nakalock na yung mga pinto natin. Hindi na yan mabubuksan. Pero nabubuksan siya dito sa loob. Okay? So
ito rin yung isa sa mga nabanggit sa isa kong subscriber na Ranger naman yung kanyang sasakyan. Ang problema nga daw is kahit nakalock na dito sa loob, nabubuksan pa rin. Okay? Papakita ko sa inyo ha, nakalock yan ha. Nakalock yan, guys. So pag binuksan natin, open. Oh, di ba? Na-open siya. Lock natin ulit. Dito naman na yan, nakalock na. So dito naman tayo sa likod. Open, oh. Yan, so na-open siya. So medyo mahirap siya pag meron tayong kasamang bata na bubuksan yung pintuan natin. So alam ko may explanation naman si Ford dyan kung bakit ganyan yung ginawa nila dyan. Pero yan yung isa sa mga nakita ko na medyo hindi ko siya nagustuhan. Pero mas nangingibabaw pa rin yung mga nagustuhan ko talaga dito. Pero pa pala yung isang hindi nagustuhan dito, itong part ng labasan ng aircon natin. So nahaharangan siya dito sa steering wheel natin. Yung dito hindi naman siya nakaharang, dito. Yung dito lang. Okay, so yan lang naman, ano lang naman yan eh. Wala namang, yan lang naman yung ano. So ang importante doon, mas marami yung gusto natin kumpara sa hindi. Diba? Yan yung importante doon eh. So, meron siya mga tweeters dito. Tapos yung mga nagustuhan ko pa dito, guys, ito, importante yung ceiling niya. Yung ceiling niya is... yan, itim. So, hindi siya madudumihan. Hindi siya dumihin. Yan. So, ang ganda talaga niya. Tapos, marami siyang USB port. Meron siyang USB port dito. Meron dito. At syempre, ang isa pa sa napakaganda, meron din siyang port dito sa ibabaw. USB port din. Yan. So ito, para naman yan sa mga, halimbawa may dashcam ka, diretso mo nang isaksak dyan sa USB dyan. Hindi na kailangan na ikalat mo yung wire dyan, pababa, papunta dito. Napakatalino ng Ford at naisip nila na maglagay ng isang port dito para sa dashcam. Kahit hindi dashcam, ginagamit ko rin yan sa pag-charge ng phone dito sa ibabaw. Okay, lalo kung marami kang sakay. So, isa, dalawa, tatlo. So, tatlo yan. Meron pa dito sa likod. Yan. So, nag-charge ako ng battery ko. 230 volts yan, guys. So, pagdating naman sa aircon, meron tayong dual auto climate control. So, may kita natin dito pag pinindo to. Yan, driver. Tapos yung isa, passenger. Yan. So, lupet, di ba? Napakaganda niya. Tapos yung volume natin ng sounds, tapos yung automatic parking assist, ito, tapos yung downhill, yung diff lock, traction, tapos yung ito, naka 4x2 tayo ngayon, 2-wheel drive tayo ngayon, 4x4 dito, 4x4 low, yan. Nandito rin yung ano natin, yung sports mode na plus minus ito. So, pag ilagay natin yan sa drive, hindi natin magagamit itong plus minus na yan. So, dapat nakalagay siya sa sports bago mo siya magamit. Okay? So, wala itong paddle shift. Wala siyang paddle shift. So, ito yung magagamit natin, plus minus. So, napaka-responsive nito, guys, pag ginamit mo. Kasi nasubukan ko na yan. Belt this apart. Isa pa sa mga maganda dito is yung airbag. May airbag siya dito. Tapos meron pa siyang airbag dito. Yung curtain airbag. Ayan, makikita yan. Yan, curtain airbag. Tapos meron din dito passenger side. Ayan guys, pag binuksan natin yung pinto natin, ayan, bumabagsak talaga siya. Ayan, bumabagsak. So next, yung mga upuan natin, syempre, yung mga upuan natin is naka reupholstery na siya. Ang ganda ng mga tela dito sa likod. Ayan, oh. So, ang ganda ng mga tela niya kasi hindi siya mainit sa katawan. Ayan, so pag nalalamigan siya ng aircon, hindi ka pinagpapawisan. Okay? Tapos meron tayong dalawang cup holder dito. Yan, dalawang cup holder. Tapos dito, yung compartment natin. Tapos yung sa baba, nito, yan, malalim. Tapos meron siyang cooler dito. Dito yung butas na to. Yan. So, kung maglagay ka ng tubig dyan, pwede siyang lumamig. Yan. So, ang ganda talaga ng ibabaw nito, guys. Yan. Ang masasabi ko lang sa sakyan na to, ay sulit talaga yung pera mo.
Tapos dito yung adjustan natin ng upuan is electronic na rin. Yan, papakita ko sa inyo guys. Yan, forward. Forward natin, tapos itaas natin. Yan. So ang isa sa mga nagustuhan ko dito is yung, di ba yung mga kadalasang mga sasakyan natin is kung pag ganun lang yung upuan mo is pag ganyan na lang talaga siya. Pag tumaas, nakapaganyan pa rin. Pag ibaba, nakapaganyan pa rin. So ang kagandahan dito, pwede mo siyang ipaganon. Diba, igaganon mo lang siya. Oo. Diba, lumulubog yung dito na side. Dito yung umaangat. So, napaka-comfortable talaga kasi pwede mo siyang maayos. Maayos mo siya ng todo. Kasi kadalasan naman sa atin, yung Fortuner ko, naka-forward-backward lang dito, tapos tamang paangat lang. Pero yung upuan, nakapaganyan lang lagi. Ito, pwede mong iganon. Ganyan. Okay, so yan yung kagandahan dito. You know. Perfect. Kasi angat natin. O, diba? Yan. Yan, yan. No? Umaangat siya, guys. Yung sandalan. Ito yung sandalan natin. Yun. Napakaganda. Sobrang ganda, di ba? Yan yung pinakamataas niya guys. Pero pag umupo ako dyan, 5'8 yung height ko. Pag umupo ako dyan, ito na po yung pinakasagad, pinakataas ng upuan. Yan, pinakataas na to. Pero yung headroom ko is napakataas pa. Ganyan pakataas, oh. Diba? So American car talaga. Kasi yung mga Amerikano, diba, mang tatangkad nila. So panalo. So dito naman po tayo sa second row. Unlock lang natin. Yan. So dito naman sa second row, napakaluwag din. Yun, oh. Sobrang luwag. So yung size na ito, yung driver seat natin is kasukat ko na yun. Medyo mahaba pa yan. Pero dito sa second row is napakaluwag. Yan, oh. Napakaluwag niya. Perfect talaga. Tapos dito yung 230 volts natin. Yan, 150 watts. Charge lang natin. So ito yung kagandahan dito. Kasi syempre kung ang trabaho mo ay purely online, pwede ka mag-charge ng laptop mo dyan. Okay? So bihira lang merong ganyan sa mga sasakyan. So ito, nandito na talaga lahat. Yan. So yung likod, maluwag naman. Yan, maluwag naman yung likod. Yan. So kagandahan dito, meron na siyang tawag dito, hindi ko alam kung anong tawag dito po. Hawakan dito tawag dyan. Okay, so pasensya na kayo, hindi ako, wala kasi akong pickup eh. Tapos dito sa likod, meron na siyang apat na sensors. Yan, apat yung sensors niya. Tapos meron na siyang camera dito. Yan. So ang kagandahan dyan sa camera na yan guys is napaka wide niya. Kahit nandito ka na banda, nakikita ka pa rin ng camera. Okay? So napaka safe. Sobrang safe nyan sa mga masisikip na lugar. Tapos yung mga sensors nito, gumagana siya pag may dumidikit sa yung motor dito, ganun. So nag-a-alarm siya dun sa head unit natin. So napakaganda talaga yung mga ng mga features nito, yung security features niya, yung mga basta ang ganda talaga ng sasakyan na to. Sulit yung pera mo dito sa Wild Truck. Sa forma, hindi rin naman siya magpapatalo sa forma. Ang ganda rin, di ba? Tapos yung performance, nandyan yung performance. Lupit, malupit. Maganda yung pagkagawa ng Ford dito sa sasakyan nila na to. Okay? So yun guys, ito lang po yung yun lang po yung review natin sa mga specs, performance. So ito lang masasabi ko, para sa akin approve na approve itong sasakyan na to. Okay, kung bigyan man ng chance na makabili ng ganito, ito na yung bibilin ko. Okay? Kasi maganda talaga siya. Maganda yung performance, yung itsura, yung mga specs. Nandito na lahat. Okay? So guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat ulit sa Ford Philippines na pinagamit nila sa atin itong kanilang sasakyan, at kay Ma'am Trix. Maraming salamat po ma'am, kasi siya yung naging daan para ma-experience natin itong magandang Ford Ranger Wild Truck na ito.
Okay? So guys, pasensya na, hindi talaga ako magaling sa pag-review, pero pipilitin natin na matuto. Okay? So, don't forget to like, share, and subscribe. Bye!